Pansigyan nyo, magandang araw sa pagpapatuloy ng paghahatid natin ng balita dito sa Barangay Pinagbuhatan. Nandito tayo ngayon sa basketball court kung saan sinisilip din ngayon ni Mayor Vico at ni Vice Mayor Dodo Jaworski ang binanggit natin na lugar. May mga bahagi dito na nililinis sa mga city sweepers at pinipinturahan din. Habang kausap pa din ng HOA President at ni Kapitana ang mga opisyales at pinapaalam sa nila kung ano nga ang meron dito, particular na sa basketball court dito sa labas ng Willia Ray, Barangay Pinagbuhatan. Mayang konti ay ating alamin kung ano mismo yung ginawa dito at doon din sa Willia Ray. Pero dito nakikita natin na meron pa sa engineering office na pinipinturahan pa yung bahagi nitong basketball court. Muli mga Pasigueño, nandito tayo sa Willia Ray Basketball Court sa Barangay Pinagbuhatan. Ang ilan mula sa engineering office ay pinipinturahan ng mga bahagi nitong basketball court. At maliban pa dyan ay naglagay ng LED lights at para mas maganda yung liwanag o mas maliwanag kapag kami naglalaro rin dito sa basketball court. Sa kabilang bahagi naman ito, nakita rin natin mula naman sa parks and playgrounds na nag-aayos ng mga halaman. Yung iba naman ay nagtatanim ng mga halaman. Yan yung isinasagawa pa at naglalagay din sa mga plant box ng ilan pang mga halaman para mas maganda yung lugar. Simula kanina hanggang ngayon, nasa lagpas 30 minutes na po ang kabuuan ng ating mga inahatid katukaugnay dito sa Oppland Caisan. Medyo malawak ang Willia Ray dito sa Pinagbuhatan, mahaba yung mga kalsada. At matapos ikutin ito ng mga opisyales, ay tumungo naman dito sa Willia Ray Basketball Court na isinasagaw ayos din ng ilan mula sa Oppland Caisan team. At makikita dito sa katabing establishmento o institusyon ay nagkakaroon ng paglilinis at pag-aayos ang engineering office. May mga bahagi kung saan nagtatanim sila ng mga halaman upang mas maganda tignan at kaaya-aya ang lugar. Kanina nakita natin ang kongresista na si Roman Romulo na umikot. Ganun din si Vice Mayor Dodo Jaworski at magpahanggang ngayon ay kasama siya dito sa basketball court upang makipag-ugnayan, makipag-usap sa mga residente at silipin na rin itong pagsasagawang pag-aayos dito sa ating binanggit na court. Kasama pa rin ang ilan sa mga barangay kagawad at ganun din si Kapitana Maricar. Ang Oppland Caisan ay patuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Vico Soto kasama ang mga opisyales ng lungsod tulad ni Vice Mayor Dodo Jaworski, ganun din ni Congressman Roman Romulo at bahagi
ng kanilang ginagawa mula Lunes hanggang Biyernes ay ang inspeksyonin ang mga binibisita ang lugar kung saan isang sagawang itong offline kaayusan. Maliban pa sa pag-aayos ng basketball court, paminsan maging ang mga health centers, kasama rin yan sa mga isinasagawang proyekto ng lokal na pamahalaan, pagre-renovate ng ilang mga institusyon dito sa lungsod ng Pasig. Bahagi pa din ng mga isinasagawang proyekto ng pamahalaan upang masiguradong maayos ang lugar ay ang pag-repaint, katulad ng nakikita dito sa basketball court na pinakita natin yan kanina. At maliban pa dyan ay ang kalimitang isinasagawa ay ang pagdideklag. Kalimitan din ito yung ating nakukuhang concern mula sa mga Pasigenyo na iba naman ay nagpapasalamat dahil natutugunan agad ng lokal na pamahalaan. Ilang mga residente pa rin ang lumalapit talaga kay Mayor Vico Soto para sa photo opportunity. Ang ilan sa kanila galing pa doon sa loob mismo ng Villaray Village at pumunta pa dito sa basketball court. Muli, ang ginawa dito sa court kung nasan tayo ngayon ay ang paglalagay ng mga panibagong LED lights at ang pagre-repaint ng lugar ng mga pader. Ating kukunin ang pahayag ng HOA at ng opisyales na rin na lungsod upang malaman natin yung kanilang palagay nga dito sa isinagawang offline kaayusan. Birthday, thank you very much. Salamat sa inyo. Medyo mahaba po yung ating ikot dito sa offline kaayusan. Kamusta naman po? Ano po ba yung mga naging concern ng ating residente? Well, una yung sa drainage kasi apparently yung drainage dyan, hindi na kakonekta sa creek. Yung iba naman medyo talagang makitid na. Kung makita mo yung buong stretch ng Villaray mula po dun sa umpisa sa kanto hanggang sa dulo, isa lang ang daanan ng tubig. So sa volume at saka sa lapad ng kalsada, talaga nagkakaroon ng konting pagbaha. So kailangan natin i-upgrade yung drainage laparan. Kaya iba talaga, kailangan makita ng ating mga engineering kung anong problema sa harap natin kasama ng mga owners para magawa natin ng solusyon. So yun ang isa sa pinakamalaking problema ngayon kung nagre-request na sila ng outpost para naman sa added security sa mga residente dito. Yung ibang mga lamp posts natin na luma, actually yan, nananawagan po ako sa Meralco. Alam ko nang busy rin kayo at tumutulong kayo, napapasalamat po sa ibang mga tulong, pero ibang mga critical na malapit na mahulog yung mga lumang posting kahoy, ito po ay danger sa ating mga kababayan. Baka pwede po ninyong bigyan ng prioridad, tulungan nyo naman po sana ang mga taga Villaray para sa issue na ito. Yeah. Can we also get an update po about the budget hearing recently? Kamusta naman po?
Yes. Ano tayo ngayon? We're on our third day, no? Kasi nung Thursday po tinurn over nga ni Mayor yung budget sa atin. So we started po nung Monday. Ongoing po bawat departamento ng ating lokal na pamahalaan hinihimay ang kanilang budget. So pinipresenta po ng mga department heads yung kanilang mga proyekto at programa. And then mga konsehal po naman natin binibigyan ng attention at diin kung saan dapat talaga mga priority. So far so good naman po. Tuloy-tuloy lang po. Hopefully mapapabilis naman yung pagtapos ng ating public hearings tungkol sa budget. But rest assured that magtatrabaho at nagtatrabaho ang mga konsehal po ninyo, ang city council ninyo, para the best service sa taong bayan mabibigay po natin. Maraming salamat. Thank you. God bless. At ating nakapanayam si Vice Mayor Dodot Jureski, una kaugnay dito sa isinagawang Oplan Kaisan. At kasunod naman dito ay ang impormasyon kaugnay din sa isinasagawang budget hearing, dahil ngayon nga ay ang ikatlong araw na isinasagawa ito. Dito sa barangay pinagbuhatan sa Wilyaray, ayon kay Vice Mayor Dodot, isa sa main concerns na kanilang nakita ay yung sa drainage. Karagdagan pa dito ay yung mga lumang poste na nire-request niya na, siya mismo nag-request sa Meralco na sana nga ay mapalitan o maayos na. At kukunin lang din po natin ang pahayag ng barangay captain na si Cap Maricar. Message lang po, kamusta naman po yung naging offline kaisan? Medyo matagal tayo pa yun. Opo, maraming magandang umaga po sa lahat ng pinagbuhatin nyo. Maraming salamat rin po sa OK Pasig na proyekto po ng ating Mayor Vico Soto. Thank you so much. Thank you po. At yan naman po ang kapitana ng barangay pinagbuhatan na si Cap Maricar Asilo Vivero, at nagpasalamat siya sa isinagawang Oplan Kaisan dito sa kanilang lugar sa Wilyaray. At mula dito sa barangay pinagbuhatan, ako si Luan Panyano para sa latest ng iNews Pasig.